assure your people, show us your face, bring us back, bring us back. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the Lamb of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. In the celebration of the Holy Eucharist, let us include in our prayers the intention of the Holy Father, all the bishops and priests, for the people who are asking for our prayers, and those persons whom we have asked or whom we have promised to pray for, those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries today, for all the sick and the ill people, for those who are working in the hospital, those who are in prison, and all of us who are participating in this Eucharistic celebration. May God grant us the strength of body, courage of heart, and enlightenment of mind to be an effective ministers of His grace. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. With humble and contrite heart, all together let us say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. And of all goodness, who in fasting, prayer, and almsgiving have shown us a remedy for sin, look graciously on this confession of our lowliness, that we who are bowed down by our conscience may always be filled up by your mercy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. In those days, God delivered all these commandments. I, the Lord, I am your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. You shall not have other gods beside me. You shall not take the name of the Lord, your God, in vain. For the Lord will not live unpunished, the one who takes him in vain. Remember to keep the holy Sabbath day. Honor your father and your mother,
that you may have a long life in the land, which the Lord your God is giving you. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male or female slave, nor his ox or ass, nor anything else that belongs to him. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Lord, you have the words of everlasting life. Lord, you have the words of everlasting life. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple. Lord, you have the words of everlasting life. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The command of the Lord is clear, enlightening the eyes. Lord, you have the words of everlasting life. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are true, all of them just. Lord, you have the words of everlasting life. They are more precious than gold, than a heap of purest gold, sweeter also than syrup or honey from the comb. Lord, you have the words of everlasting life. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Jesus demands signs and Greeks look for wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are called, Jews and Greeks alike, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all stand. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan, maghari ng lubusan. Ampong Diyos na may kapal. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take this out of here and stop making my father's house a marketplace." His disciples recalled the words of the scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body.
Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word of Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, napaganda dahil sa ating mabuting balitang napakinggan, ito yung masasabi na paglilinis sa templo. At mga minamahal kong mga kapatid, napaganda dahil sa panahon ng Kuwaresma, no, lilinisin din ng ating Panginoong Hesukristo yung templo ng Espiritu Santo. At alin ho yun, mga minamahal kong mga kapatid? Yung ating pagkatao. Kaya, sa ganung pamamaraan, mauunawaan natin yung kumbaga ay emosyon, kung masasabi natin na ganun, na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo nung makita niya yung tahanan ng kanyang ama, na kumbaga'y nandoon yung mga ipinamimiling mga hayop para sa pag-aalay, yung mga nagpapalit ng pera, no? Pinagtabuyan niya. At tayo din makakaunawa sa ganong pamamaraan. Bakit? Kasi ho, wari ko naman sa atin lahat ay naglilinis din ng bahay. No? Mga minamahal kong mga kapatid. When something is dirty and defiled, we normally want it to be cleaned up and restore, and we are happy when the difficult job is complete, e kapag dinumihan ng iba. Ang minamahal ko mga kapatid, e di ba gulping yamot din natin? At sasabihin ni kalilinis ko lang, dinumihan mo na naman. Di ho ba? At ganun, iyong kumbaga ay emosyon na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo sa tahanan ng kanyang ama na nais niyang maging lugar para makaniig ang Diyos. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, kung tutuusin natin at kung iisipin natin, nagalit si Jesus, Jesus is not overcome with anger. He is consumed with holy zeal. Kaya nga sabi nung kanyang mga alagad eh, no? Naalala nila yung salita sa banal na kasulatan, seal for your house will consume me. E siyempre, malinis eh. Dinudumihan ng iba. Talagang mayayamot at kumbaga ay maiinis tayo. He is being constructive, not destructive. He is cleansing for the sake of restoring. At dito rin tayo tinatawag, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagkakataong ito na nasa sabi natin, ikatlong linggo na tayo sa panahon ng Kuwaresma. Inaasahan ng Diyos na ilinisin at kumbaga ay makipag-cooperate tayo sa paglilinis na gagawin niya sa ating pagkatao. Kaya nga, paalaala niya mga minamahal ko mga kapatid na sa paglilinis ng ating mga puso, sa paglilinis ng tahanan ng Espiritu Santo ang ating pagkatao, ipinapaalala niya, we need to dirty our hands. Kinakailangan ho, madumihan, mapagod, at kumbagay, paghirapan natin yung paglilinis na gagawin. No? Sa atin din ho man din, kapag tayo ay naglilinis ng ating bahay, kahit pa tayo kay gulpi ang pagproteksyon, may gloves ka pa sa paglilinis, madudumihan at madudumihan ka. Papawisan at papawisan ka. Pag medyo pagod-pagod ka na, yung madumi mong kamay, ipupunas mo pa sa iyong noo. Madudumihan at madudumihan. Mga minamahal ko mga kapatid, okay lang yun. No? Dahil sa atin, paglilinis,
sadya talaga na makakaramdam tayo ng pagod, sakit, paghihirap. No? Sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya nga, sa panahon ng Kwaresma, tignan niyo po, inaanyayahan tayo na dapat tayo ay nakikiisa sa paghihirap ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay, at syempre, muling pagkabuhay niya. Kaya nga, imbitasyon ng simbahan, mag-ayuno, magkawanggawa, no? Magsakripisyo, ialay ang sarili sa mga gawain sa simbahan. Dahil ito yung mga pamamaraan, ano, tulong na pamamaraan sa Diyos para malinis yung ating pagkatao sa mga kasalanan at mali nating nagawa sa loob ng buong taon ng ating pamumuhay. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sana sa paglilinis ng Diyos sa ating mga puso, makipag-cooperate din ho tayo. Huwag sana tayong patingin-tingin lang sa mga naglilinis. Ano ho? Minsan, tutulong din ho tayo. Lalo tigit sa Diyos, sa paglilinis niya. Hindi siya makapaglilinis ng lubusan sa ating pagkatao kung tayo naman patuloy ang pagdudumi dito. Hindi magiging maayos yung ating pagkatao kung tayo bilang mga mananampalataya patuloy yung pagkakalat natin ng mga maling gawa sa ating buhay. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sana magkapag-cooperate tayo. Waglaan sanang ang ating Panginoong Jesucristo ang madumihan ng kamay. Mahirapan, mapagod sa paglilinis. Tayo din nawa, makiisa sa kapaguran, sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo para linisin lamang tayo sa kasalanan at kasamaan na ating nagagawa. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, napanawagan ng Diyos para matuluyang malinis yung ating pagkatao sa dumi na idinulot ng kasalanan sa atin, mga minamahal ko mga kapatid. We need to follow the proper sequence or instruction in cleansing. Di ba sa paglilinis, awang ko tinuturo pa ito ng mga magulang. Di ba sa paglilinis, lalo tagit, pagpalimbawa na lang sa paghuhugas ng pinggan, no, sa paghuhugas ng mga pinagkainan, awang ko tinuturo nyo pa sa mga bata, di ba ang paglilinis sa pinggan, uunahin mo muna yung, alin ho, yung pinakamalinis muna. Ano, baso, ano, mangkok. Yan, bago ka dun sa pinaka, marumi. Bakit ganun? Para, kasi pag inuna mo yung pinakamarumi, madudumihan mo rin yung minsan ang malinis. May sequence, no? May proper na paglilinis. Ganun din sa ating buhay bilang mananampalataya, no? May proper sequence kung paano linisin yung ating pagkatao. Kaya nga sa unang pagbasa, ibinibigay sa atin yung 10 utos ng Diyos. It serves as our guidelines kung paano tayo mag-examine o titingnan yung ating sarili sa mga kasalanang ating nagawa. No? No? Ginamit mo ba sa walang kapararakang bagay ang ngalan ng Diyos? Sumagot ka ba sa iyong magulang? Nagsimba ka ba tuwing Linggo? No? Ikaw ba'y nakalunya? Pinagnasaan ang asawa ng iba, nagsinungaling. No? Ito yung guidelines natin para, kumbaga, malaman natin anong klaseng dumi yung ating nagawa sa ating sarili para malinis natin, in sequence din, malinis ng Diyos sa mabuting pamamaraan. No? Kaya tayo, mga minamahal ko mga kapatid, di ho ba, sa tuwing tayo ay pumupunta sa pagkukumpisal, dapat ang baon mo, kasalanan mo, hindi kasalanan ng kapitbahay mo. No? Alalahanin mo muna, kung mag-i-examine, examination of conscience ka muna bago ka humarap sa kumpisalan para masabi mo lahat-lahat ng iyong kasalanan
maipahayag mo kung anong klaseng dumi yung naidulot mo sa sarili mo at sa Diyos para malinis ng Diyos sa natatangi at espesyal na pamaraan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa mabuting balita, nilinis ng Diyos ang tahanan ng Kanyang Ama. Tayo dinawa sa panahon ng Kuwaresma, no? Linisin dinawa natin ang templo ng Espiritu Santo, ang ating pagkatao, para pagharap natin sa Diyos, maging karapat dapat tayo sa Kanya dahil nilinis tayo ng Kanyang grasya. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal, ngayon at kailanman. Please all stand. Let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. Gathered together in the house of God to celebrate the most sacred act of worship, let us present our petitions for the needs and intentions of all mankind, as we say, Lord, make us holy. Lord, make us holy. That the people of God all over the world may always offer the Eucharistic sacrifice with undefiled hearts, let us pray. Lord, make us holy. That all mankind may treasure the values enshrined in the Ten Commandments and live by them in perfect love for God and neighbor, let us pray. Lord, make us holy. That the legislators may be guided by the wisdom of God's law in formulating the laws of every civil society, let us pray. Lord, make us holy. That all human beings may be respected in their basic rights and never be subjected to humiliating treatment or conditions, let us pray. Lord, make us holy. That all of us may treasure the sacredness of our own persons as well as that of others and never defile it through sinful actions, let us pray. Lord, make us holy. That those who risk their lives for the gospel in various parts of the world may inflame the church with their courage and missionary enthusiasm, let us pray. Lord, make us holy. In the silence of our hearts, let us pray for our own personal petitions. Lord of all holiness, You want to dwell in our hearts as in a most precious temple. Renew in us the awareness of Your sanctifying presence. Cleanse us from all our impurities and reconsecrate us to Your service forever and ever. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. We ask for your mercy.
open our heart to receive your forgiveness, O Lord. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Be pleased, O Lord, with these sacrificial offerings, and grant that we who beseech pardon for our sins may take care to forgive our neighbor, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for through bodily fasting you restrain our faults, raise up our minds, and bestow both virtue and its rewards. Through Christ our Lord, through Him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Those who cannot kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered to one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Gilbert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through Him and with Him and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Let us all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer to each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God,
You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Those who cannot kneel, please remain standing with reverence. Dear brothers and sisters, behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Ang Panginoon ay ilaw ko.
sa sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang mood ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindaka? The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Father Pio, and for the needs and welfare of the sick and retired priest of the Archdiocese of Lipa. Thank you for your offering. Please all stand. Let us pray. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven and are nourished while still on earth with the bread that comes from on high, we humbly entreat you, O Lord, that was being brought about in us in mystery may come to true completion through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Saint Father Pio. All together,
Padre Pio Holy Monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon on this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you conceive. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit, and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid na ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Sa Mars Diocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Nakubasa. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga pangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na dalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.